So yun guys, magandang araw ulit sa inyo. Welcome po ulit sa aking channel. So ngayong araw ito, lilinisin ko yung carburetor ng aking motor. And titignan ko yung fuel filter ng aking Muse 40 kasi sinisinok yung aking motor. So lilinisin ko na rin yung carburetor para makasigurado tayo. So, ito guys, natanggal ko na yung carburetor ng Muse 40 ko. So, alisin lang natin yung gasolina. Tapos, kakalasin na natin yan para malinis natin yung mga repair kit ng carburetor natin. So yun guys, dahan-dahan nyo lang tatanggalin yan kasi may spring yan. So, hindi naman kayo magkakamali dyan. So, ito tatanggalin nyo din to para mas malinis nung lalo yung loob ng carburetor. So dahan-dahan lang guys para hindi siya masira. So titingnan na rin natin kung may defect na para makita natin kung palitin na rin siya o hindi pa. So yun guys, after nating tanggalin, nilinisan na rin natin sa gasolina. So patutuin muna natin bago uli natin buuin. So yun guys, at tatanggalin na natin yung tangke. Tatanggalin muna natin itong fuel gauge. Dali lang naman yan. So yung mga hose na nakakonekta. So hugutin lang natin galing sa ating tangke.
tanggalin lang natin mga tornilyong to. Ito lang. So ito, dito na natin hugutin yung hose. Yan, dalawa lang naman yan. Ito yung ating fuel filter. Tatanggalin lang natin dalawang tornilyong to para makita na natin kung madumi na ba o hindi pa yung ating fuel filter. Yun guys, tama nga yung hinala natin. Madumi na nga yung fuel filter natin. So ito na nga yung isa sa dahilan kaya sinisinok o namamalya o kinakapos kuminsan sa takbo yung ating motor. So, madumi na talaga yung fuel filter. So kailangan nang linisin. O kung may pampalit tayo, palitan natin. Mas mainam. So tap na rin natin itong mga natitirang gasolina. O kita nyo naman, napakadumi. Hindi na siya berde, kundi halos brown na. So may mga buo-buo pang lumabas. So ito na talaga yung isa sa dahilan. Kaya sinisinok yung motor natin. Sinisinok yung motor natin. Medyo palyado. So, nilinis ko na rin yung carburetor para sigurado. Pero, for sure, ito talaga may problema yung fuel filter natin. So, nilinis ko lang siya guys. Pero, dapat papalitan ko na siya. So, wala pa akong pagpalit. So, nilinis ko lang uli siya. Tinanggal ko lang yung mga dumi at bara. So, ito yung nakuha natin. Sa tangke, napakadumi. So, yun. Ayos pa naman yung fuel pump niya. Chinik ko din. So, nilinis ko rin yung carburetor. Siguro ito na yung problema talaga. So, ikakabit na ulit natin dahil nalinis na natin. Pero, dapat papalitan na siya ng fuel filter. Kasi, bago naman yung air filter natin, nagpalit tayo nung last month. Then, maganda naman yung kondisyon ng makina natin. Kasi nga, napalitan na rin natin ng mga bago. So, kaya namamalya yung Muse 40 ko. O pa ganyan-ganyan ang takbo, pa udyok-udyok, sinisinok, parang sinisinok, is kinakapos sa gasolina o nababarahan yung gasolina dahil nga yung fuel filter natin ay madumi na. Tapos napakadumi na ng tanke natin. Kaya ito na yung for sure na problema, kaya sinisinok yung motor natin kapag tumatakbo tayo. Ginagawa mo! So kakabitan natin guys. Wala na yung pasilok-silok niya, dire-diretso na sa mga hanggang. Ayos! So yun guys, hanggang dito na lang po yung aking video. Sana nakatulong ako and sana nabigyan ko yun ng content tip kung anong solusyon doon sa nagsisinok na motor natin. So ito kasi sa akin talaga, inaalagaan ko siya. Pinalitan ko na ng air filter, nilinis ko na yung carburetor, inayos ko yung mga panggilid. So, ganun pa rin, medyo sinok, palyado. So yun nga, nung tinignan ko yung tanke ko, yung fuel filter, doon ko nakita na siya yung problema. Kaya palyado and sinok, nagsisinok yung takbo. Medyo may time na kapag mild lang yung takbo ko, sumisinok siya, umukok. So, yun. Fuel filter lang pala guys yung problema, madumi na. So, nababara niya na yung gasolina na pumupunta na sa ating carburetor. So, yun. So, hanggang dito na lang guys. Maraming salamat. And God bless you all po.